And we're back, guys. Ito yung nga. Decider map is gonna be Vertigo. Oh, and third map tayo. We go the distance, Bobby D. Intignan natin kung sinong tunay na magwawag dito sa ating dalawang kuponan as Barehas na nakaw ang mapik ng magkabila ang team dito. And mukhang vitality na ba ito, par? Tingin mo? Feeling ko, hindi. Feeling ko, lasunan pa rin itong nangyari dito sa Decider map natin. Mm-hmm. And alam mo naman, yung mga pinapakita ng ating mga young bloods. Yappy, and we are just waiting to the start ng ating pistol round dito, mga kaibigan. Vertigo ang ating mapa. So, ano ba statistics natin sa Vertigo? Check mo pa. Wala yung vitality, wala silang laro na nakatala. 67% yung Pan Plus Phoenix dito sa Vertigo. Huli silang naglaban sa Vertigo, nanalo yung Vitality, yung Godsend pa. 16-14, dikit lang. So, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy na ba ang winning ways ng Vitality to keep their hope and dreams alive dito sa ating Flashpoint Season 3. And sa lower bracket sila, so bawal sila matalo or else chuk-chuk-chuk na sila, babay hotdog na sila dito. Babayo talaga ang nangyayari para sa kung sino man ang matatalo dito, pwede. And Vertigo, pwede. Alam mo naman, ang lagi kinokontrol dito is yung ramp and A-stairs dito, diba? Lagi tayo nakita nun. Ito na. Pista, knife round. Knife round yun. Side. Ang Great Wall of China ang pinakita ng Vitality dito. Yan, sila ang magsustart sa city side. Okay. Mm-hmm. Ano ba to? Ano ba itong mapa na to? City side, T-side? Ito. O balance ba itong Vertigo? Parang mahirap mag-execute dito eh. Oo, mahirap mag-execute ang ano dito. Pero. Pero depende kung tatamaan sila ng utilities dito sa mid ramp natin. Ito na nga, pistol round. For the side ng FPX, no, meron makita natin na meron silang tatlong smokes. So, possible for execution ang gagawin nila dito. Naku, mukhang iyang bakbakan as everybody's bringing bodies toward here. May sisilip and that's the opening front part para kay Shopee. Mati great siya, Misuta will double this up and pag-iisa na lang ang last member pero makakakuha siya ng frag up against 3 bombs to hindi niya makukuha and Vitality will secure ang ating pistol round. Hindi ko nakita na nagamit ng FPX itong smokes nila, no? Hindi na binigyan nila sa in early picks nila eh. Oo, in early picks agad dyan. Walang bomb plan, so mukhang hard eco ba ito? Hindi, bumili sila, nag-invest sila. Take 9th and Deagles. Pero ready ang Vitality dito kasi naka-apat na SMG sila ko. Ready. Early ramp control para sa side ng Vitality. And grabe naman si Saibo dito. Kaya natin ang makukuha siya. Medyo close corners yan. Ha? Pero ang course hindi natin pwedeng baliwalain yung mga one-shot potential ng Deagle. Bull ba ang bull pala doon? Makapag-fallback siya pero significant HP damage. Tingnan natin dito si Saiwu. Waiting sa close corner. There's that Molly. Nagtatago lang si Saiwu rito pero na-flash si Saiwu. Pero yung Apex with the secondary pick, Saiwu will be able to double this up. Bound to a Farlig though, taking down si Shokti, pero 2v4 tayo dito. And Farlig will fall. That guy, makakakuha siya, and makakapagtanim ba siya ng bomba? Walang bomba second yata sa kanya eh. Oo, walang bomba. Bomb drop dito sa A-mid natin, Kuya D. Mm-hmm. And nakapesto na itong Vitality natin. Yung layo nung napagdrapan ng bomba. Talaga. Feeling ko for the side ng Vitality, makakalamang agad sila dito. Kasi pagka city ka,
ang bilis mong makapagka-control ng isang side or dalawa, halos lahat. Ang bilis rotation dito sa BRT ko eh. Oh. Ang problema naman dito ng APX, tingin ko pag ingat-ingatan nila yung magpo-force buy nila. Huwag lang silang ano, puro tira bigla. Pero sinave nilang itong Desert Eagle ha. Sinave nilang ni, ay hindi, yung Thomas pala sinave. Okay. So, at least guns taken, pero magkikarry over yung dalawang SMG rito. Pero meron silang FAMAS dito, so tingin mo po force buy na naman to? Feeling ko, isisecure na nila yung gun round next round, Kuya D. Hindi na nila isusugat to kasi medyo masakit din talaga eh, nang hirap humabol dito sa Vertigo. Ito na nga. Two flash from FPS and one smoke. Ano yung gagawin ang pay nila? Sarap ramp progression, tingnan natin. Para when it comes to the lead, meron ito kanya. Tingnan natin kung ano ka-ace pa kanya dito. Hit up the jump, in the flash, meron pa the trade. Uy, dalawa yung pumik sa kanya and man advantage para dito sa side ng Hotlast Phoenix. This could be their first round if ever. Pero there is a plank already pushing towards dun. And tingnan natin kung makakatch niya kayo. Tingnan kung makikipuin ko ni Speak. Tapos ni Speak. Another takedown. And down to the last guy, which is itong si Shock. Si Bam will be planted and siya yung rotator. He'll be able to take down one, pero 1v1. Ang magiging peg natin dito, alam ang kanyang position, he will be spotted and spotted din niya yung kalaban dito. Oop! Tama yung pick, Shoxi low on HP pero kailangan niya i-push yan. Pero Pan plus Phoenix, Farlig will be able to steal the round just like that. And first round para sa Pan plus Phoenix dito. Yes, and good eco para sa Pan plus Phoenix yun ako kuya dito. Nag-work yung play nila, nag-work yung asim play na ginawa ni Phoenix. Kita naman natin. Medyo pumalalan din talaga yung mga shots si Zayo doon, hindi nag-connect. True lang no. Pero yung mga early take, gagawin ng side ng FPX dito. AWP pa itong vitality eh. Zayo AWP to, so wala siya sigurado pero Zayo. Ano yung naspray yan through the smoke? Nakuha yung AWP, nawala yung AWP and just like that, wala na rin si Apex dito. And OnePlus Phoenix, sinuswerte, and they have a 2-man advantage over dito sa Vitality. And walang rifle lang na Vitality dito, pistol, and isang SMG lang to defend itong push. Pero damage has been done, bawas-bawas ang mga buhay, pero again, firepower, nandito pa rin sa side ng OnePlus Phoenix. And for the side of Vitality dito, feeling ko kailangan na lang sa gun round, kailangan na lang kontrolin itong ramp side. Parang yung ginagawa ng Astralis na talagang hindi nila binibigay itong ramp. Pero ito, mag-i-execute na itong Fan Plus Phoenix natin dito, Kuya Dino. Pwede, pwede. Nagsastock dito sa bigas itong side ng Vitality. Para kung di pumunta rito, at least save na sila. Kung dyan pumunta, at least may chance sa panalo. So mukhang save na sila rito. And wala rin sila pwede. Ang tigo kuya di, parang ito lang yung bumpus, yung pagpaplantan mo ng bomba na safe. Doon lang talaga sa gitna. Pero nadeable din kasi, and syempre, usually pinipick mo yan kasi binibait mo yung molly. Default yun eh, yun yung default talaga dun eh. Pinaka-default talaga. Oo, no? Parang wala, so, di ka naman pwede mag-plant sa open eh. So, they will be allowed to save yung kanilang mga baril dito. Tingnan natin. Press the pick. And they'll be able to take down itong, anong baril yan? Nakakuha niya. Isang SMG. Yung mga rifle, mag-carry over para sa Pantless Phoenix dito sa ating next round. 2-2 yung ating scoreline. And evening up dito. So, maaga nagpakita ng presensya at least itong dalawang teams natin dito. And of course expected na dikit to dahil huling naglaban nga sila rito 16-14 yung score eh, di ba? So titingnan natin kung anong adjustment ang gagawin ng Vitality dito. Pero looking at the economy, medyo iko muna ata ang gagawin dito ng Vitality. Bumili lang sila ng mga ilang-ilang utility dito. Parang konting counter lang mo. One plus pick dito, kuya di, parang laging successful yung ramp take nila. True.
Ewan ko kanino, may AWP agad si Zaibu, pero... Spray talaga siya. Mas mahuse yung... Spray dun sa smoke eh. Na-push back nila pang dalawa dito. Tingnan natin, Emi will try to push through. Talagang pinapaurong lang nila. Pero may nakabang na AK-47, so hindi mo to take down 1, take down 2, down to 3v3, pero di na-upgrade yung ano nga rito, ng weaponry, pero si Apex will try to re-pick, pero mamamatay na siya, superior weapon advantage para dito sa kay Zen, and Kyojin with the Deagle will try to defend itong A-site and spotted siya rito, so may Tetris box. Pero may flank ah. Tignan natin, down to 29 seconds. Masyadong low na yung time. And di pa rin na spotted yung isa. So makanguhuli nila. And down to 2v2. So alam nilang may A split dito. Tignan natin kung matatanim yung bomba. Will this bomb plant be allowed? Spotted. And hindi niya makukuha yung frag. Muntik lang. And Shoxy. Mukhang malayo ang rotate na ginawa niya rito. Nag-rotate siya all through sa B and sobrang late na niya dumating and nauna nang na-down yung kampi niya rito and Shoxy wala siyang chance dito I think and puro, susubukan niya siguro hindi susubukan niya rin kumuha ng rifle at least diba tama lalaman siyang kit eh. Mamamatay siya. So, uy! Di pa sila namatay sa explosion. So, tignan natin. 3-2 Front plus Phoenix. Magang nakuha yung kalangangan dito. And one round lang naman. And we are now heading towards our 6th round dito, mga kaibigan. So, vitality dito, no, Kuya Dino? Magpag-babayaron na sila. And, tignan natin kung mag-aggressive ba sila ngayon o mag-aggressive pa rin sila. So by round din mukhang dito sila sa stairs to contest. Trying to get the map talaga dito itong side ng vitality and again kagaya na sabi mo kanina no hindi sila nananalo sa may ramp tick nitong Pan Plus Phoenix. So tingnan natin kung dito yung challenge maiispatan itong si Kyojin and a frag and hindi rin naman kukuha. Tingnan natin dito, here comes the nade, kasabog ba yan? Hindi, 1-1 tayo dito in terms of the frag and the side will be able to take one kill and the trade. Tingnan natin dito, down to a 2v3 scenario and ngayon palang i-retrieve yung bomb and Shoxy, Zaiwu and Mizuta sila ang maatasan dito to get yung third round ng Vitality up against Tico and Emi. And merong close corner dito. Tingnan natin kung makiklear. Pero already the rotation is here. There's a Molotov. Spotted ang isa. Spotted ang isa. There's a trade. Bomb drop. 44 seconds. Looking for the pick. Etong si Tico. Super low in terms of HP siya rito. He'll be able to go towards the jump. Pero Mizuta will shut him out. And just like that, third round para dito sa side. Nang Vitality. Ito na nga yung sinasabi ko, Kuya D. Kahit dalawa lang yung player ng Vitality sa is kino-contest talaga nila itong ramp area natin. Kailangan eh. Kasi parang doon sila natatalo pag wawala yung ramp control nila. Pero at least successful sila rito. Mga off angles, dalawa doon may isa sa sandbag. Diba? So, hindi na-check. And, nag-kill. And, Saiwo, again, aggressive. Dito, trying to push, pero, tumapak siya sa apoy. So, narinig yung, damage ng Molotov doon. So, alam na nandun siya. So, buti na lang, naka-fall back siya agad dito. Pero, far league, dito sila sa top mid. Mizuta, up against the challenge, will be able to take down one. Matitrade kaya dito. And, advantage para dito sa side ng Vitality dahil nakakunti na yung opening frag pero Emi will be able to take down Mizuta to Shoxy waiting towards that guy natatalon and Kyojin taking another kill on the other side of the map. The bomb will be dropped and last guy tayo dito
Tico, Vitality will be able to secure for their fourth round dito. Di manalo ng mga raw aim duel yung FPX naman. So, dikit lang. Balitan lang na balitan yung nagagarap. And parang medyo hirap na yung FPX dito, no? Pinipilit talaga na yung ramp and wala na nangyayari. No, wala na utilities dito sa ramp and ayun nga, napipitasan sila pa isa-isa. Mm-hmm. So, let's see. Tignan natin. Mukhang tactical post ba? Hindi. We will go to round number 8. Pistols lang para dito sa side ng front plus Phoenix. Naka-eco sila ngayon, pare. Eco nga sila ngayon. So, natin, alam naman natin ang front plus Phoenix pa. Madalas nananalo sila pagka-eco. So, tignan natin dito. Yung ibibigay ba ng Vitality yung mga opening pick na kailangan ng Pan Plus Pick. Pero, uy! One for one. Roxy, hindi makakuha yung grade. Molotovs will be used. Pero, hindi naman nakakuha yung rifle dito. So, evening out itong ating round number 8 in terms of manpower. Pero, firepower pa rin in favor of the side ng Vitality and they are up against Pistol, so it should be an easy game. Unless a triple pick, makakapatay ng isa, and that's a total of 2 frags para dito sa side ng Fantas Phoenix, Vitality ang 5. Ang ganda sa triple pick nila dun kung may baril lang talaga, so talagang sure mapapatay nila yung dalawang Vitality dun, no, Kuya D. And good hold din coming from Misuta yun sa mid-era natin. Ito na nga. The score is 3-5 in favor of Vitality, Kuya D. Anong gagawin ng FPX dito para makakuha sila ng round? Tingnan natin. Back to the buy round. Pero aggressive na naman si Saibu dito. Okay, pero kita mo yung position ni Saibu doon. Nandun na kasi siya agad. Hindi na nila in-expect. Nandito si Saibu. He won't be cleared. He is pamin siya, pero Saibu will be good for 2, pero Farlig will be able to take down Apex, down to a 3v2 mga kaibigan. Misuta is still here, will be able to take down 1, and Misuta will finish up yung nasimula ni Saibu, Vitality on 6, no bomb plant, no money, and mukhang eco na naman para dito sa side ng FPX. FPX, pero hindi mukhang magpo-force lord itong mga team. Force ng force eh, no? Hindi mo talaga eh. Pistol na naman. Guys, pistol na naman sila. Feeling ko kailangan ubusin muna nila yung utility ng Vitality dito. Then, mag-wrap around sila dito sa banda. Sa B. Upper mid doon. Sabay yung B stairs. Pasukunan nila yun para makakuha sila. Pero yung utility, ha? And the spam. Nasay ko na sila ni Saibu. Ngayon, lagi na nilang titignan yung corner na yun kasi laging andun si Saibu eh. Mm-hmm. Sobrang gamit na gamit ni Saibu yung spot na yun. Apex. Pero ito, already with 2 frags getting tried ng Vitality, make that 3. No one in danger of dying, bomb will be dropped sa ramp. And last guy po is Tico, and he will be punished too. And building the economy nice and clean itong side ng Vitality as they will now be able to secure yung kanilang 7th round dito. Vitality dito, ang ganda ng performance ng City side, no? Sana ganun din yung ipakita nilang performance din sa ano natin, sa T side natin. Kasi alam naman natin itong Vertigo, parang City sided map talaga to, Kuya D. Mm-hmm. Tamang aggressive play na naman coming from the side of Vitality. Nandito na agad si Kyojin sa may bandang on. Ito nung what a headshot. Aggressive play pero traded siya rito ni Zen. Here comes the Nate. Tignan natin 1-for-1 ang palitan natin dito. And Stiko, and kakarap, pero off angle, mananalo dito si Madden.
versus Taiwo. There's a push. He'll be able to take down Tuon just like that. Man advantage, mariregain ng vitality dito as Tico will now be able to get yung bomb. Mm-hmm. Pero as I said, man advantage para dito sa side ng vitality. And Sen trying to push mid will be up against the challenge dito and he'll be able to take down si Kyojin. Ngayon, tingnan natin kung saan nila dadali ng bomba rito and mukhang V ang magiging play nila pero may already parabang nito rito. Pero he won't win that duel and andito na si Apex up against 2. Here comes the Molly. Tingnan natin kung matatanggap ng bomba. Naabangan niya yung bomb dito and with the Molotov. Oh no! Hard game para di talaga dito sa side ng FPX. Di talaga nila malaman kung anong nangyayari sa kanila dito. Ha? Pero Apex super low in HP. Pero dapat yata sa kabila ng smoke siya nag-abang dito. Pupulutin yung bomba and there will be plant though. Will Apex allow this? Tignan natin. Ito. Bomb. Mid. Hindi tinamaan si Apex. 6 seconds, hindi na pwedeng i-pick yung plant. And Apex won't be able to win that despite sa position niya. Piling ko that ni-rush na ni Apex eh. And FPX will find their 4th round and the much needed 4th round yan. Pero kita mo naman ang economy dito sa side ng Vitality. Sobrang yaman nila. Sobrang yaman niya indeed, Kuya D. Pero side naman ng FPX, sila naman yung nangulo kahit plan sila dun, no? Okay, ito naman. Kailangang panalo to ng FPS kasi dito na naman nata sila na for next round pagka natalo sila dito. Oh, Apex. Pero ito na naman, battle sa mid lane ay sa mid ramp natin dito. Madden down to 19 HP. Apex. Grabe kasi yung smoke eh, no? Standard lang yung smoke eh. Mm-hmm. Wala, nauuna kasi sila sa deep smoke. Kaya kahit pumatayo tayo si Apex sa gitna, okay lang. Oroy ko. Zayu. Through the smoke. Taking down ito si Marlig. Utility. Kinukontinue lang nila i-deploy yung utility. At ito dapat nainis na sila. Pinush out na nila dito si Zayu. Kulit ka. Dito. Oh, pwede data si Zayu pero grabe yung reflex niya doon. Zayu being Zayu. Ngayon na umiinit si Zayu, eh, talagang puso. Oo, at least sa third map siya umiinit, di ba? Kung kailangan na kailangan talaga siya ng vitality. And they are about to secure their 8th map at least makakagawa ng milagro rito. There's the trade. Pero 2v4. M4 mapupulot dito. Tamang reload. Here comes the bomb plant. Hindi mapipigilan yung bomb plant dito. Walang push na magaganap. Pero here comes the tank. Huli ka balbon. Sabi ko nga. And one guy. Walang na trade position. They will trade him up. And just like that, Vitality will be on their 8th round. Mukhang 10-4, 10-5 or 11-4 magiging score na dito para sa third mo. PUD, emergency. Okay, kita talaga ang pinapakita ng FPX mo. Napagod data sila sa first and second map eh. Kasi sobrang dikit ng mga laban nila eh. Sobrang exhaust na ng mga nangyayari. And feeling ko natitilt na itong mga to. So, buy round pala para sa FPX natin dito. Naman, early take pa. Ay, dala sila masyadong utility, so feeling ko kailangan fast play sila rito. Tignan natin, Emmy. Nades. Pero this time walang challenge si Saibu dito sa mid. Ha. Bibigay nila yung ramp. Bibigay nila yung ramp dito sa side ng Man Blast Phoenix. Nilulur nila sila towards the A side. Spam through the panel. Pero walang tumatama dito. So far pero damage just been dealt naman. AWP ni Shoxy. Trying to pick dito. Here comes the spray. May mga sila baka kukuha. That's the second, the third. Opening up. And Shoxy will go down to the last member. Si Kyojin. And Kyojin
medyo up against 3. Bomb will be planted. I don't think mananalo siya sa round na to, and it should be Pantlas Phoenix securing yung kanilang fifth round. And mukhang mapapaiko nila yung mapapaiko ba yung Vitality rito? I think may pera. May maraming pera. Sila pala yung walang pera. Oh, tama. Para sa side ng Pantlas Phoenix dito, kuya, yung ganda ng rap nila and yung mga paplash nila doon sa may bandang doon sa malapit sa site. Pero Yojin dito, save niya na lang ang M4. Alam niya nang walang pag-asa. So tingnan natin at least makakatipid sila dyan, pero 8-5 ang ating scoreline dito down to the last 2 rounds tayo ng first up natin. Hindi ko sinilaki ng test yung ano eh, yung ramp ngayon, ika nung last round, Kuya D. Oo nga eh, piling ko yun yung formula ng pagkapanalo nila eh, contest lang nila ng contest yung ramp eh. Oo, kasi napipressure itong Bandless Phoenix, yung nananalo naman talaga si Saibu ng mga aim duel eh. Ito na naman si Saibu. May flash, hintay nila dito kung papasok si Saibu. Natin, flash entry. WP at hand. And ako po, Saibu will be able to find that frag. Pero close din si Apex dito. And here comes the volley towards the sandbags. And just like that, sabi ko sa'yo, mid is ducky. I go mid. Uy, kaso hindi. Oh, Zen. Nauluan. Zen. Nakakalimutan nilang may daan dun. So then, at least, keeping the round close. And tignan natin dito kung saan sila magpupush. Pero mukhang may nagpo-push na rin dito. And tignan natin. 3v2. Zen will try to push forward. Pero holding the angle. Hindi niya makukuha yung kill. Down to 16 HP. Here comes the flash. And this will be the bump plant. May plank na magagaling from their side. Pero tignan natin. Hindi makakataka si Zen dito. And AWP para kay Stiko. Well fired. Pero spotted. And Stiko quick dito to trade itong si patayin si Kyojin. And baka meron lang DDPs daw dito. Oh, there's that guy running. Spotted dyan ni Stiko. And tignan natin kung saan pumunta si Stiko rito. Hey, masas pa man siya through the smoke. Stiko na huli pa nga dun. Almost a heroic play para kay Stiko. Pero Vitality will find their ninth round. Muntik na yung feeling ko nakita niya na ata si Apex dun eh. Talagang hindi lang siya nagparinig eh. Or wala talaga siya. Oh, good aggressive play yun para sa Vitality, Kuya D, ha? Kasi talagang, ayun na nga, naririgta. Parang kinocoach natin itong Vitality kung anong magandang mga play ang dapat nilang gawin. Pero ito, full by round para sa both side. Tignan natin kung puputok ba ulit ng ni Zaibu. Teka lang, pero Farleek will be able to find that kill on Zaibu. Traded sa kabilang side, and that is Apex. Kyojin doubling up down to a 3v2 once again, mga kaibigan. So Vitality inching closer sa kanilang 10th round, pero Apex with an aggressive push, magiging 2v2. Itong ating last round, pwedeng 9-6, pwedeng 10-5 yung ating scoreline dito. And feeling ko dati naging aggressive si Apex, sinold niya na lang yung ano yung angle dun eh, o kaya yung side, kasi lamang na sila ng isang tao eh. Medyo questionable yung play ni Apex dun ah. Oh, and mahaba pa yung oras dun, Kuya D. Uy, mukhang narinig si Miss Muta dito. Bombi ang punterya dito ng APX. Exacto yung galaw nila eh, nag-move sila towards B nung time na nakaalis na yung Vitality dun eh, na mukhang retake ang magaganap dito as site is already cleared. Last round na to, so no point of saving. Tignan natin kung paano lay ko contest. The flash, the mollies. Forcing them out, pero kailangan lang mag-hold ng team ng passive hold dito. Hindi naman na importante yung, yung mga buhay nila eh. Kumbaga, defend the bomb. May utility ba? Mayroong isang flash lang. Play time lang talaga muna ang gagawin ng Hindi nila kailangan mag-pick dyan. Asa kanila.
Ayan na nga ang sinasabi ko, baby. Pero, shock si Dito. Nano ko. Makukuha niya lang yung frag, pero the round will belong Fast Last Phoenix. 9-6 ang ating scoreline dito. Maganda mm-hmm. scoreline para sa Vitality, pero tignan natin kung paano sila mag-execute naman sa kanilang T-side dito. And again, nakita natin, napatunayan natin sa magkabila ang doon sa daunang dalawang mapa natin na yung lamang eh yung natatalo. Matutuloy kaya yung trend natin o tutuluyan na ng Vitality to? Pili ko yung naging problema na po si Apex. Kung hindi nagpo si Apex, then baka sakali na. So guys, ayan na nga ang ating first up. Pinihintay lang natin syempre yung start ng ating second pistol round dito. And anong masasabi mo doon? Masasabi ko lang doon, Kuya D. Lakas ni Zaibo. Ang ganda ng mga hold niya. Sa ang ganda ng mga aggressive. Lalo na yung mga aggressive play nila. Gustong gusto ko yun. And sa mid. Parang naman sa... Ang tanong kaya, magkakaroon kaya ng idea yung FPX na ganun, yung doon sa ginawa ni Saigo ng mga play na pwede kaya nilang i-replicate yun yung ginawa niya kasi napaka-successful ng mga smoke and hold nila ron eh. Talagang hanggang mid rounds may smoke dun sa mid and hindi makapush talaga yung Pan Plus Phoenix dun sa hold sa may ramp ng Vitality. Pero this time alam kaya ng Vitality pag ganun naman yung naging play ng kalaban, alam kaya nila kung paano i-counter yung ganung klaseng defense na yun lang, hindi natin masasabi. Alam mo naman, Zayo Wu being Zayo, walang pinapakita ni Zayo Wu dito kasi talagang inaasim niya lang talaga eh. Talo na itong ramp area natin, kahit nakapasok na yung ibang player ng FPX dito, eh nakakalasin pa siya. So, ikaw, anong basa mo? Anong prediction mo dito sa second half natin? Vitality ba? Kaya ba nilang tapusin to? O we will go the distance tas makakambakan pa sila nitong FPX? Feeling ko dito, Kuya D, utility-wise, ang galing gumamit ng FPX dito. And feeling ko is makakambak ito ng FPX, Kuya D. Tiwala ako sa mga underdogs eh. Kagaya nga ng sabi mo, crush the underdogs. So tignan natin guys, we are just waiting for the pistol round dito mga kaibigan. We will switch side. Vitality na ang ating T-side dito. So sige naman ang Fan Plus Phoenix. Can Fan Plus Phoenix? Well, magi-pedigree naman sila dito sa Vertigo. 67% win rate sila rito. Ito na ang ating round. So, let's see kung ano magiging play device. Sa magkabila ang team, walang utility dito para sa side ng Pantlas Phoenix. Puro mga armors lang sila dito. Samantala, merong flash, merong smoke para kay Shoxy. Para dito sa side ng Vitality. One flash go lang talaga yung gagawin ng Vitality dito. Hirap. Uy, Saibu, not getting it for the frag. Pero tignan natin dito. And Saiwoo, oh no, Saiwoo open up. Triple kill para kay Saiwoo dito. Three frags and just like that, they open up the A site. Last two remaining member para sa side ng Fan Plus Phoenix. And patid pa rito, Saiwoo with a fourth and he is on his way for an ace pistol dito. Pero patid ang dalawa. And aim punch, medyo sticko. Will not be successful. Vitality will secure their 10th round. 3 kills para kay Zaiwu sa pistol round din. Ay, actually 4 kills. Para kay Zaiwu. 4 kills niya. And ganda ng rush na ginawa ng Vitality dun, no? Talagang confidence na lang at aim duels lang ang ginawa nila dun. Tignan natin. FPX dito, meron silang 4 na score. Siguro, they're just going to play for retakes or kahit pang counter na lang nila yung pang smoke nila para ma-slow itong Vitality. Hoy, Zaiwu once again with the opening frag dito sa B-side. And Iko, etong side ng FPX dito and they are not looking good already or rotating 4 man dito. Pero tignan natin kung binibait lang nila. Here comes the molly to clear the close angle.
Flash, Obitron, waiting dito. And already dito sa A-site na kagad yung tatlo. And ang ganda ng throw ng pick and ang bilis ng vitality dito. Pero alam na ng APX na nandito, pero they will beat them toward to the punch. Zen will take down Apex. And nakaposition sila rito. Though yung mid is compromised. Oh my god. Godel Desert Eagle, pero down to the last guy. Layo and vitality. Medyo scary round pa yon. So they will secure their 11th, pero they lose 3 players, pero down to an eco na naman itong side ng Panplus. Phoenix. And vitality dito, mukhang nag-celebrate na sila. And tuwang-tuwa sila dun sa round na yun. So tingnan natin kung anong isasagot ng FPX dito, pero wala pa rin silang pera. May Desert Eagle na naman kay Stiko rito. So Saiwo successful doon past 2 rounds in opening yung mga in terms of the opening duel. Uminit na yata yung makina ni Saiwo rito and already mid control sila rito. Narinig nila yung station and they'll be able to take down one. And naku, Zen taking down Apex ha. Pero Kyojin will be able to take down itong si Farleague. So mid nasa kanilang control pa rin dito and there is an SMG. Pate ng sa, pate ng dalawa, and just like that, Kyojin will be able to clean house and down to the last remaining member, itong si Emi. Pero already on towards the A-site, makakakuha siya ng kill kay Shoxi, pero dito na, and narinig din kanya footstep, and that's Misuta securing the 12th round for the side of Vitality. Grabe rin talaga manlasan tong FPX, kahit nakapistol lang sila. Nagiging close yung mga rounds eh, no? Oo. Medyo pinapakaba talaga nila yung mga nanonood eh. Pero hindi sapat yung pakaba at saka close round eh. Kailangan mag-convert sila ng round. Kasi 3 stringing, 3 straight rounds yung vitality dito. Pero ito yung first challenge. First gun round para sa side ng OnePlus Phoenix. Here comes the nades. And spamming lang sila rito. Zen trying to push mid. Ito na yung mga utility na sinasabi natin. The challenge towards ramp. Saka silang nakukuha ang frag dito. And let's see, bakit kaya pinapabura nila yung mga suppress ano rito? Itong M4AS. Not sure kung bakit. Meta ba? Nakita mo, diba? Talagang puro naka M4 itong vitality boost natin. Uy, pero kung the smoke, si Emi makakapatay ha. So, keeping the taban advantage even para sa magkabilang teams natin dito. Farleague. And off angle para kay Emi Saiwo daw. Tignan natin kung may papanalo niya itong mga duel natin na ito. Naabangan siya ni Farleague. Here comes the flash. And Farleague. Medyo hindi niya inaasim doon ha. Pero spotted itong si Emi. And he will win itong battle. That's Apex going down. Ito si Apex. Kanina pa nagkakaproblema to. Lagi siyang talo sa mga duel. Mga duels. So, ngayon no. Pero buti na napapanalo natin niya. Dito ko edi nang parang napagod sila last 2 maps na pero ito make that 2v2 make that a 2v1 quick 3 kills and si Kyojin na naman ay si Stiko ang natira. Akala ko makakakuha na ng rounds yung FPX pero vitality na naman stringing 3 kills 4v2 naging 2v1 yapi nangyari ginagawa mo agik. Grabe din yung tap-tap na ginawa ni Shock si doon, no? Talagang auto-headshot eh. Wala. Kahit makuha niya yung kill na yun, nandun yung si... yung isa, trade. Tama. Bilis oh. Mga headshot talaga eh. Headshot connection eh. And Vitality on 13 pre. Tuloy-tuloy na to. Iko na naman. Force buy na yung gagawin and umintro boy ang Panplus Phoenix dito guys. Hindi sila ready para dito sa Vertigo. Siguro tinrap sila yung Vitality dito. Pero... nakakasing stats yung Vitality sa Vertigo eh. Oh. Kala nila di nilalaro eh. Maroon po nagpush nila dito. Pero sayo na naman nakita mo.
2 opening frag para kay Saibo. Walang pa ano-ano. Abog-abog. Take that 3, sabi ni Saibo. Ito na guys, ace na to, sabi ni Saibo. Oh, Saibo, mainit talaga si Saibo. Mainit ng tarima ni Saibo. Walang reloadan yan, pre. Walang reloadan na naganap by Saibo. Four kills, one mag. Kung ito na yung isasagot Fantas Pilis, PUD, magkakalabang. Sino ang susunod na makakalaban ng Vitality? Pepper Manalo sila. Kung sino yung mananalo sa ano, pwede sa... Pwedeng heroic or complexity. Oh, yun. Magandang laban din yan. Yun yung susunod na laban dito guys. Kaya kung si Tumaya, message lang kayo sa Focus Fire Gaming para matulungan namin guys sa mga betting needs nyo. And buy, merong buy para sa side dito ng Wondos Phoenix and trying to push itong si Emmy towards mid. Puri ko Apex through the smoke. Ito naman si Madden, one of the last chances nila dito. Makukuha niya yung frag pero traded yan. One of the last chances. Hindi ito makakita WP and it's goodbye hotdog. Far League makakakuha pero 2v3 na naman advantage para dito sa side ng Vitality. Vitality. Pero shock siya dito. Tamang lurk muna. Oh, ginagawa niya dito. Mahaba pa yung oras, isang minuto pa eh. So, magiging weary ang Pantlas Phoenix dito. And, medyo tingin ko kailangan nila mag-push for info. Pero kita mo naman, diba? Already going deep sa Molly, pero mukhang dun din pupunta yung bomba. Pero, di pa nakakapag-decide kung saan pupunta Vitality rito, guys. Mukhang B yung magiging play nila rito. As Shoxy, wala siyang naririnig na iingay dun sa kanyang current position. So, they will group up as 3. Holding a passive line lang dito, itong si Zen. And down to 23 seconds. Dangerous dito ang oras. So, here comes the execute and Stiko with a AWP kill. Malilegad niya yung isa dito. And Bam will be allowed to be planted. Dito silang dalawa. Here comes the push. And that's spray, mga kaibigan. And they will deny Vitality their 15. Ganda PX dito. Kaya pang gumit ako, Kuya D, no? Ganda ng AWP frag na yun, the equalizer. Mahal ko silang AWP. Bukunin pa sa yung AWP. Hindi. Ayun, double of setup sila ngayon. Double of setup, guys, para dito sa side ng Pantlas Phoenix. Tignan natin kung may execute nila ito na maayos. So, tignan natin, guys. Double AWP M4 and dalawang suppress M4 dito. Okay. Here comes the push na spam. Ayun lang ang problema. Alam mo yata talaga ng Vitality pag may mga naghihintay sa kabilang side ng smoke. And just like that, opening kagad yung site. Pero Stiko with the AWP. Katutok siya dito sa may B. Pero hindi niya alam na meron ng nagpo-push towards the panel side dito sa may left side niya. And pwede siyang mapa-flash dito and ma-instant headshot. And tignan natin kung saan siya nakatutok. And he will be able to spot him. And yun ang sinasabi natin, no need for pa-flash. Already the site is taken. And this should be 15 para dito sa site ng Vitality as they are now on a heavy advantage against FPX dito sa round na to. Tignan natin dito, he'll be able to find one. Nais pa ng dito and ako Far League missing the off shot. 15 for Vitality dito and good entry kill para kay Shox din, Kuya D. Match point tayo para sa Vitality, guys, ha. Talagang binibisit nila yung offer eh, no? Match point and FPX kailangan nila ng first fight dito.
feeling ko, this is it na talaga eh. This is it, pansit na ako. Oo, no, low utility, mix buy, low AWP. Everything is in favor of Vitality to close this out. Huwag lang magkaugli ang tatalong. Tignan natin kung saan nila makukuha. Pero this time, mid sila maglalaro. Ha? And this is just a legal challenge sa mid. Pero Emi going down already. Here's that secondary frag. Hindi nila makukuha. Ay, naku. Oh, no! Zen with the 3 kills. Tatlong putok. Wasak ang mukha. Tatlong putok. And just like that, hindi pa susuko dito ang Pan plus Phoenix, mga kaibigan. Zen, pinutukan sa mukha yung tatlong headshot, guys. Di pa tatapos, sabi niya ganun. Di pa to finish, at least not this round. Pero ang mga case dito. Wala si Derek Bobic. Direk, where you go, Direk? Wala yung live. Oo nga eh. Eh na, back to the round. Uy, naku! Wide pick. And just like that, hindi natin nakita ko nung nag-up sa round. Pero, ninth round secured para dito sa side ng Fan Plus Phoenix. Mm-hmm. Pag-digging yan, parang yun, Kuya D, no? Nauna pa nga siya na headset eh, di ba? Nading siya eh. Oo, nading na siya, yun nga yung madala eh. Siya pa yung nanalo and nakakuha na tatlo. Pero eto na yung buy, eto na yung buy, pre. Tingnan natin, Vitality on 15. 15 to 8 is the scoreline. Aray ko, may chance na si Zen, pero si Zen, the hero on the last round. Taken down by Kyojin, so advantage maintain. Here comes the jump. Nasa ilalim siya, hindi siya makita. And alam ni Stiko na nandito. Yung kaso may smoke na eh. Nasaan siya pre? Sabi niya, nasaan siya pre? Asya nakita, pero nag-back off siya rito, giving up the angle. So, letting itong si Kyojin alive, pero Shoxi. Taking down itong Stiko, taking out si Shoxi. Si Kyojin pa kayo nabuhay, yung low HP member. Pero ito na. Flash. And the jump. Uy. Jump. Saiwo with the headshot. 4v5. Oh. Farlig with 2. Madden with 2. Extending the game. Extended kami, boy. Extended. 8-9. Patagalin namin to. Papalunin. Matalo man kami. Tatalunin namin kayo sa puyat. Ito, ang makikita natin para sa frame ng Vitality dito. Opening frag na naman. Far League. Ngayon pa kayo umiinit. Medyo ang laba na nga habulin yung rounds. Tignan natin dito. Alam nila kung nasaan. Uy! Sumilip! Pero ito na. Nasa trade. Naku po! Ano ba yun? Naku na nalugi pa sila. Nakakuha pa ng rifle dito yung Vitality. Just like that, tatlong rifle pa para sa kanila rito. Uy! Nawala na naman. Nakawala yung stream sa akin. Nakabalik na. Pero tignan natin. Ano nangyari dun? Napistolan sila bro. Pero teka lang. Teka lang, ito yung rotation, ini-expect, binigay muna yung bomba. First contact, tignan natin kung saan sila pupunta rito. Eh, naspatal ng isa! Naspatal ng dalawa, aray ko! May chance ang makadouble, pero naging trouble. Bro, double to double trouble. Here comes the smoke, here comes the flash, here comes the push. Makakapatay ng isa, makakapatay ng dalawa, pero Madden!
saving the day para sa kanyang kampi rito. Ay, ay, ako. 15-10 tayo, guys. And the game will continue. Thriller naman to. Mm-hmm. Tama ako dyan, Kuya Dino. And good hold yun para kay Mali. Taking 2 heads of vitality para makahabol ka and makuha itong round number 25. Ito na nga. Buy ulit ng vitality dito, pero possible for Eco pag natalo sila dito, Kuya Dino. Pa rin ang ginagawa ng vitality. Pero eto na mga kaibigan. Oh no! Teka lang, 1-4-1-3. Teka lang. Oh my god, Misuta! Getting a double, giving them the advantage. Tignan natin kung eto na ba yung round that vitality will be able to close out itong ating match. And AK-47, apat up against Silent M4 and an AK and an M4. So, holding lang ang vitality rito. And they know that they have a massive advantage pag nag-push sila sa isang side. Maximum na pwede nila makalaban dyan, dalawa, dahil hindi naman pwede mag-iwan ng isang member. I mean, ay abandon na ng FPX ang isang side dito. So, tignan natin. Now, nagdududa na kung nasan na ang vitality dito, yung FPX. Pero, immediate rotating back. Tignan natin. Jumping, here comes the smoke. The molly, the nades, riot hility, the man advantage. Pero, pinipick lang ba nila rito? Walang tao dito. Here comes the smoke. Tignan natin. And this is Zaiwu. And Zaiwu, dapat yata. Here comes the flash. And here comes the push. One down. Opening para sa kanila. And down to a 4v2. Bump will be planted. Wide swing. Down to a 3v1. And this could be the round. Kung hindi nila ipipick, hindi nila bibigyan ng mga isolated duel. And far league will be spotted. And that will be Misuta ending itong comeback attempt ng Pan Plus Phoenix, and they will be eliminated from Flashpoint Season 3. Vitality will continue their journey facing yung mananalo sa Complexity and Heroic. Medyo na, may signs of comeback, pero kasi 15 rounds na yung inabol nila, ang haba eh. Just like that, guys. Oh, and again guys, ha, sa mga nanood, maraming salamat dyan, and huwag nyo kalimutang i-follow itong ating Focus Fire gaming page para maging updated kayo sa lahat ng mga official coverage natin sa CSGO. Kami ang inyong mga naging caster, guys. And sa mga gusto tumaya dyan, kagaya nung tinatayaan namin kanina, message lang sa Focus Fire gaming page para matulungan namin kayo mag-register and gumawa ng account and makapagtaya dito. And kung gusto nyo rin bumili ng mga vouchers namin, message lang din sa Focus Fire gaming page natin. Gab, promote mo yung page. Ayan guys, palit na ng page ko, it's solorank.cs. And salamat sa mga nanood. Guys, may next na laban pala tayo, and Heroic and Complexity, ang caster natin will be si Kenite and si Pilacho. Yung mga team puyat dyan, stay strong, kapi-kapi lang din kayo para masamahan nyo pa yung iba nating mga tropang caster dito, and hindi na namin papatagalin, magpapaalam na kami ni Gab. Thank you for watching itong aming series between Vitality and Fun Plus Phoenix. Vitality winning the series 2-1, completing a reverse sweep. So thank you and see you again tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Homits.